Magandang Lunes sa bawat isa. Halina po at pagsaluhan natin ang salita ng Diyos ngayong linggong ito. Kumusta po ang weekend nyo? Napagod po ba kayo? Marami po kayong pinasyalan, maraming pinuntahan. Ayan, dito po sa Baguio ay marami ng bisita, marami ng turista. Patuloy pong nire-remind sa atin na hindi po nawawala ang virus, kaya lang po nag-o-open dahil sa economy. At patuloy po tayong mag-ingat, social distancing, let us wear mask. Ano pa? Magpa-vaccine. Maghugas ng kamay, mag-alcohol. Yan. Yan po ang patuloy nating ini-encourage sa bawat isa na hindi po porke nag-open na po ay tayo yung makakalimutan na nating bantayan ang bawat isa. Ayun po, ngayon po ay Lunes, magsisimula po tayo muli ng ating bagong pag-aaral at sa mga nakaraang linggo, nawa po ay natuto kayo. Huwag po niyong kakalimutan na i-share po itong ating video. Natutuwa po ako kagabi na may nag-message po sa akin na isang kamag-anak po namin, pero hindi po ako ganun, di ko nga po alam kung kilala niya ako ng personal eh, pero ang sabi po niya na siya daw po ay nanonood lagi dahil sinishare sa kanya ni Lola Pepe. Yan. Kayo rin po, marami po kayong mga kaibigan, kamag-anak, na pwede niyong personal na i-share sa messenger itong ating Bible study. Hindi po natin alam kung sino ang maabot ng salita ng Diyos. Hindi po kami ang i-share niyo, kundi yung salita ng Diyos na ipapahayag sa bawat gabi ng ating devotion. Handa na po bang lahat? Kayo po ba'y nakaupo na ng maayos sa inyong mga tahanan? Sige po, habang yung iba'y kumakain, pagsaluhan po muli natin ang salita ng Diyos. Magpuri po tayo sa Panginoon. Bago po yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin ngayong gabi, at inaanyayahan po namin ang banal mong presensya sa bawat tahanan, sa bawat isa na kasama namin ngayong gabi. Abutin mo po sila ng iyong mga salita, nasan man sila, dahil alam po namin na walang limitasyon ang iyong presensya, o Diyos. Nandito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa man sila, Lord, andudun ka pa rin sa kanilang kalagitnaan. Kaya ngayong gabi, hayaan mo na kami, Panginoon, ay humingi ng tawad sa mga kasalanan naming nagawa. Hindi man po kami nakaabot sa mga panuntunan mo, Panginoon. Kaya ngayong gabi, inaamin po namin na nagkasala kami sa iyo. At alam namin na ang kasalanan ang maghihinder sa amin para pakinggan mo kami sa aming mga dalangin, para madinig ka namin. Ngayong gabi, Panginoon, nagpapalinis po kami sa aming isipan, sa aming puso. At tinatanggap po namin ang kapatawaran mong ginagawad sa bawat isa sa amin. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita, kung kami ay hihingi ng tawad, kami ay patatawarin mo at lilinisin mo kami sa aming karumihan, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na sa pamamagitan nito, ikaw po ay malayang makakapilo sa aming buhay. Lord, mangusap ka po ngayong gabi at madinig ka namin. Gabayan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Kantahin po natin yung Here as in Heaven. Changing now, for the Spirit.
of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. The atmosphere. The atmosphere is changing now. Fill our hearts with your love, your love.
Nating damahin ang banal na presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tunay po, O Diyos, Ikaw mismo ang nangako na saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Dinadama namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan, O Diyos. Naniniwala kami na kasama ka namin at hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Sasamahan mo kami sa aming mga takbuhin, sa aming mga pamumuhay, ano man ang aming kalagayan. Alam namin, Lord, kasama ka namin. Kaya nga sa gabing ito, naniniwala kami na Ikaw ang kikilo sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya. Aabutin mo kami, Panginoon. Kakatagpuin mo kami, O Diyos. Kaya nga po, Diyos, patuloy kang mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga banal na salita na aming pagbubulay-bulayan. Nawa, O Diyos, patuloy po kayong kumilos sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat isa na kasama namin sa gabi na ito. Ipuin mo po ang lahat ng mga kabahagi namin sa gawain ito, kahit po kami ay nasa kanya-kanyang mga tahanan, alam namin, Panginoon, walang imposible sa inyo. Kaya nga, O Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang inyong banal na presensya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataong ibinigay niya sa bawat isa sa atin. So sa gabing ito, mga kapatid, sisikapin natin na baguhin yung ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. At siguro, dahil ang pinag-aaralan natin ay isang kwento o isang salaysay, ay pipilitin po nating buhayin sa ating mga diwa, buhayin sa ating mga isip, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa gabing ito. At kung meron po kayong mga Biblia, buksan po ninyo sa Unang Samuel, chapter 1:1-8. Yun po yung ating pagbubulay-bulayan sa gabi na ito. At naranasan niyo na po ba na manood ng teleserye
o telenovela. I hope, dahil nga pandemic, marami sa atin ay nahuhumaling manood ng mga teleserye. Pero alam niyo po ba na sa pagbabasa po natin ng Banal na Kasulatan ay para tayong nanonood ng isang teleserye. Kaya nga, I find it napakayaman po ng salita ng Diyos na maaari nating pagbulay-bulayan, pag-isipang mabuti at patuloy siyang mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga kwento sa Banal na Kasulatan. So, imagine po ninyo sa mga ikinukwento namin sa inyo, naroon kayo. Sa gabi ito, para mas maging makabuluhan yung ating pag-uusapan, ilalagay natin yung ating katauhan doon sa eksena. Okay? Idadramatize natin itong ating pag-aaralan. So imagine ninyo, isa kayo sa mga kasambahay, no, ng isang mayamang lalaki. Ang pangalan ng iyong amo ay si Elkana. Okay? So itong si Elkana ay isang mayaman at merong maayos na pamumuhay. Siya ay sabihin na natin na napaka-relihiyosong tao. Subalit, hindi kumpleto ang kanyang pagkatao. Siya po ay merong asawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Hana. Okay? Subalit itong si Hana na kanyang mahal na asawa ay merong problema. Sa tagal po nilang pagsasama, wala po siyang naibigay na anak kay Elkana. So, matagal na po silang magkasama, subalit hanggang ngayon, hindi po sila pinagkakalooban ng Diyos ng kahit isang anak. Na-imagine niyo po ba kung kayo yung isa sa nasa katauhan ni Elkana na siyempre, pag ikaw ay may asawa, naghahangad ka na ikaw ay magkaanak. Lalong-lalo na sa kasaysayan nila na kung saan ang laging iniisip nila, sino ang magpapatuloy sa kanilang pangalan kung wala silang magiging anak. So isang malaking problema ang kinakaharap ni Elkana at saka ni Hana. Hindi lang po yun. Siguro iniisip po nila, pagtanda nila, sino ang gagabay sa kanila. Diba, kuminsan yan po ang pangamba ng isang magulang na tumatanda. Iniisip nila, sino ang mangangalaga sa kanila sa kanilang pagtanda. So, imaginein po ninyo yung naging problema nitong si Elkana at saka si Hana. Lalong-lalo na sa kalagayan ni Hana na hindi niya nabigyan ng kahit isang anak itong si Elkana. So, upang matugunan ang pangangailangan na ito na magkaroon sila ng tagapagmana ng kanilang angkan o kanilang pangalan at kanilang mga ari-arian, nag-asawa pong muli itong si Elkana. At ang pangalan po ng kanyang pangalawang asawa ay si Penina. Okay? Ngayon, si Penina po ay masasabi natin na mapalad na babae sa pananaw ng marami dahil si Penina po ay pinagkalooban hindi lang ng isang anak, kung hindi maraming anak. Yun po yung mababasa natin sa Banal na Kasulatan. At kung ilalagay po natin yung sarili natin doon sa pamilya na to, makikita natin doon pa lang sa simula't simula ng istorya sa Banal na Kasulatan, meron na po namumuo na hidwaan doon sa, imagine nyo, dalawa ang reyna sa isang bahay. At yung isa, merong anak, yung isa ay hindi pinagkalooban ng anak. So doon pa lamang makikita na natin, mga kapatid, na si Elkana ay nahihirapan na pakitunguhan itong dalawang asawa niya. Kaya malaking problema po kung ikaw ay dalawa ang asawa mo. Dito makikita natin, dalawa ang asawa ni Elkana. Pakilinaw lang yung dalawang asawa na yan. Pakilinaw lang. Kasi kustumbre noong araw yun. Yung sinagot mo na. So, kasi baka
Para sabihin ng mga manunood natin, o kita mo, sabi ni Pastor, dalawang asawa pwede. Now, hindi ko mo sinabi ng Bible na dalawa ang kanyang asawa. Ibig sabihin, yun yung best na kalooban ng Diyos. Okay? So, makikita natin, dahil sa kalagayan ni Elkanah, minabuti niya na siya'y mag-asawa ng panibago upang magkaroon siya ng anak. Dahil yung unang asawa niya, si Hannah, ay hindi nga magkaanak. Ngayon, itong si Elkanah, kung tutusin, ay isang relihiyosong tao na kung saan, taon-taon, siya ay naglalakbay papunta ng Shiloh upang siya ay maghandog at sumamba sa Diyos. So, nakaugalian na po ni Elkanah na dalhin yung kanyang pamilya sa Shiloh upang sila ay sumamba at maghandog sa Diyos. At makikita po natin yan na hindi lang niya isang taon, dalawang taon, ito'y taon-taon na kanyang kinaugalian na pumunta dahil tinuturing po nila na isang pagdiriwang ang pagpunta doon sa Shiloh sa loob ng isang taon. Nagkakaroon sila ng tinatawag na pilgrimage. Pupunta sila sa Shiloh upang doon ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa kani-kanilang mga buhay. So, ang pagsamba at paghahandog ay isang masayang okasyon na supposed to be ipinagdiriwang ng mga tagasamba o mananamba. Yung mga mananampalataya, pinagdiriwang nila itong okasyon na ito at pinaghahandaan po nila. Katunayan, nag-aalaga sila ng mga hayop at itong mga hayop na ito ay kanilang inihahandog sa dambana doon sa Shiloh. At yan po ay kaugalian na ni Elkanah na siya ay naghahandog. Subalit bilang kaugalian po nila, mga kapatid, merong bahagi ng handog nila ang sinusunog at nilalagay doon sa dambana. May bahagi doon sa kanilang hain na ibinibigay naman doon sa miyembro o mga kapamilya niya. Merong bahagi doon na kinakailangan niyang i-distribute doon sa kanyang mga kapamilya. Katunayan, si Penina po, dahil siya ay may mga anak, ay binibigyan ni Elkanah si binibigyan ng bahagi ng handog si Penina at hindi lang sa Penina. Bawat isa sa kanyang mga anak, babae man o lalaki, ay binibigyan niya ng isang bahagi. Subalit, dahil si Hannah ay walang anak, subalit binibigyan niya ng dobling bahagi dahil mahal na mahal po niya itong si Hannah. So naramdaman niyo po ba yung tension kuminsan na kung saan parang maaawa ka sa sarili mo kung ikaw si Hannah dahil binigyan ka ng consuelo de bobo, parang consolation para dodoblihin na lang niya yung ibibigay na bahagi sa iyo na handog dahil hindi ka pinagkalooban ng isang bahagi para sa imaginary anak niya. Okay? So kahit nasinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata, ika nga, tumatanggap siya ng dobling bahagi ng handog. At sa gabing ito, mga kapatid, siguro ramdamin natin yung nararamdaman ni Hannah na taon-taon ganito ang nangyayari na kung saan supposed to be ang pagsamba ay isang araw ng pagdiriwang. Subalit, hindi ganon ang nagiging damdamin ni Hannah tuwing sila'y sasamba. Sa halip, ang nararamdaman niya ay awa sa sarili, pity, and pain. Handun yung kasakitan sa kanyang kalooban o hinagpis sa kanyang kalooban dahil binibigyan lamang siya ng dobling handog dahil hindi siya pinagkalooban ng anak. At hindi lang po yun, mga kapatid.
Hindi lang dahil tumatanggap siya ng dobleng handog. Nalalo siyang naaawa sa kanyang sarili. Subalit, makikita natin na yung isang asawa ni Elkana, si Penina, ay lagi siyang ginagalit, no? Lagi siyang ginagalit at iniinis. Yung po ang sabi ng banal na kasulatan, no? Ginagalit siya at kanyang iniinis itong si Hana, dahil ito ngang si Hana ay sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata na kung saan hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaanak. Siguro, laging tinutukso ni Penina si Hana at lagi niyang sinasabi, baog. Baog ka. Baog. Eh, yun naman talaga ang layunin ni Penina. Inisin. Galitin. Pinoprovoke niya ng magalit. Pinoprovoke niya na magalit. At ini-irritate niya talaga itong si Hana. Can you imagine? Supposed to be, kaya kayo pumunta sa templo para sumamba. Para magdiwang. Para ipagpasalamat ang mga bagay na tinanggap ninyo na mga pagpapala. Masaya dapat. Subalit, labis ang kalungkutan, labis ang paghihinagpis, labis ang pagkainis ni Hana dahil sa ginagawa, no? Dahil sa ginagawa ng kanyang kaagaw na asawa. So pareho silang naghahangad ng pagmamahal at atensyon kay Elkana. So meron ng competition na tinatawag. At dito po natin makikita, mararamdaman natin yung kalagayan ni Hana na kung saan hindi siya natutuwa habang siya ay sumasamba. Mabigat po yung kanyang paa tuwing siya ay pupunta ng Shiloh dahil taon-taon, mga kapatid. Ganon at ganon pa rin ang nangyayari sa kanya. So sa halip na magdiwang, sa halip na magalak siya, sa halip na magpasalamat siya sa Diyos, hindi ganon ang kanyang nararamdaman. Kaya nga po mapapansin natin, no? Sa ating talata na binabasa, sabi sa verse 8, no? Sinabi ni Elkana sa kanyang asawa. At ito po yung naging dialogue ni Elkana nung makita niya si Hana. Sabi niya, Hana, bakit ka umiiyak? Di po ba yun ay kabaliktaran nung pagdiriwang? Di ba po yun ay kabaliktaran ng kasiyahan? So si Hana, sa halip na masaya, sa halip na siya ay nagdiriwang dahil sila ay naghahandog sa dambana ng Diyos, handun yung kanyang kalungkutan. Handun yung siya ay labis na nalulungkot na may kasamang pag-iyak. Sabi rito, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? Supposed to be, ito po'y isang pagdiriwang, isang festival. Kumbaga sa Tagalog ay parang piyesta. Subalit, sa halip na kumain, itong si Hana hindi po makakain. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, dumarating po ba kayo kung minsan sa punto na kayo ay pumupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon, subalit ang dami niyong tinatawag na kabigatan sa inyong mga puso? Ang dami niyong mga bagay na dinadala sa inyong mga damdamin na kung saan hindi mo man lang maitaas ang iyong kamay sa pagsamba sa Panginoon. Hindi mo man lang mapuri ang Diyos kasi ang puso mo ay punong-puno ng sakit, kapaitan, kalungkutan dahil sa pangyayari sa iyong buhay. Kung minsan po, ganyan ang nararamdaman ng ilan sa atin. Kaya kung minsan parang
Mabigat ang iyong paa pagpunta sa simbahan, katulad ng nararanasan ni Hannah. Sa halip na siya'y magdiwang, sa halip na siya'y magsaya, sa halip na siya'y magpuri at magpasalamat sa Diyos, labis ang kanyang kalungkutan, labis ang kanyang kapighatian, labis ang kanyang pagkaawa sa kanyang sarili dahil sa kanyang karanasan, sa kanyang kalagayan bilang isang babaeng hindi binigyan ng kakayahan na magkaanak. Tayo rin po mga kapatid, kuminsan may mga pagkakataon sa buhay natin. Humaharap tayo sa dambana ng Diyos. Subalit punong-puno po tayo ng hinagpis, kalungkutan, kapaitan sa ating mga buhay. Kaya kuminsan hindi tayo makapagdiwang, hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Hindi tayo makapagpasalamat sa Diyos. Dahil paano ka magpapasalamat sa Diyos kung ganito ang iyong dinadanas? Sa gabing ito siguro nakakaramdam kayo kung ano ang pakiramdam ni Hannah sa kanyang kalagayan. Subalit makikita po natin handun yung kaaliwan na ibinibigay ng kanyang asawa. Dahil si Elkanah po talaga ay nagmamahal kay Hannah. Okay? Labis ang kanyang pagmamahal kay Hannah sa kabila ng hindi siya pinagkalooban ng anak. At kung mapapansin po natin, nilapitan nga po siya ni Elkanah, tinanong, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? So hindi siya makakain. At ang sabi pa rito, bakit nalulungkot? No? Bakit nalulungkot ang iyong puso? Kitang-kita po ni Elkanah yung kalagayan ni Hannah. Yung labis, yung kanyang kalungkutan sa kanyang puso. Handun yung tinatawag na the sadness of heart sa kalagayan ni Hannah. Subalit, makikita po natin yung kaaliwang ibinigay ni Elkanah. Sabi niya, hindi ba ako'y higit pa sa iyo kaysa 10 anak? Okay. Hindi ba ako'y higit pa sa iyo kaysa 10 anak? Alam niyo po mga kapatid, sa buhay natin, kung kayo man po ay merong labis na kalungkutan, kapighatian, kapaitan sa buhay, sana po wag nating baliwalain yung mga taong ipinapadala ng Diyos sa buhay natin upang tayo bigyan ng kaaliwan. Ang Diyos ay merong mga taong ipinapadala sa buhay natin upang tayo ay kanyang aliwin, kanyang palakasin. Kung tayo man po ay nanghihina, kung tayo man po ay nalulungkot, kung tayo man po ay may mga pagtangis o pag-iyak dahil sa mga kapaitan natin sa buhay, sana po makita natin si Lord, meron siyang mga ipinapadala sa buhay natin na nagsisilbing kaaliwan natin, kalakasan natin. Kuminsan po mga kapatid, nakatingin tayo dun sa ating kawalan. Anong wala sa buhay mo? Subalit ang hindi po nakikita ni Hannah, ano ang meron siya? Meron siyang asawa na nagmamahal sa kanya. Meron siyang asawa na labis na umuunawa sa kanyang kalagayan, na hindi siya hinahatulan, hindi siya binabaliwala, hindi siya hinihiwalayan sa kabila ng kanyang kalagayan. Kuminsan po mga kapatid, hindi po natin nakikita yung mga bagay na kung anong meron tayo dahil lagi tayong nakatingin doon sa ating kawalan. Diba kuminsan, naiyahambing natin lagi yung ating sarili sa ibang tao. Kuminsan, nabubulag tayo doon sa mga bagay na hindi naman talaga makapagbibigay sa atin ng kaaliwan kung tayo'y lagi nang nakatingin doon sa mga bagay na wala tayo. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, I think isa yun sa lesson ng kwentong ito. Na kung saan,
pahalagahan natin yung mga taong nagmamahal sa atin. Pahalagahan natin yung mga taong umuunawa sa atin. Pahalagahan natin yung mga taong sumusuporta sa atin. At hindi tayo hinahatulan, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan anuman ang ating kalagayan. Yan po ang katauhan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos po, mga kapatid, hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya po tayo pinababayaan. Patuloy niya tayong binibigyan ng mga kaaliwan, binibigyan ng kalakasan sa panahon ng ating kalungkutan. Tayo man po ay nasa pinakamababang kalagayan ng ating buhay, subalit ang Diyos, naiintindihan niya yung ating kalagayan at handa kanyang aliwin, yakapin, handa niyang ipadama sa iyo yung kanyang, handa niyang ipadama yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa gabing ito, mga kapatid, bagamat itong kwentong ito ay maikli lamang, pero makikita po natin, mga kapatid, na dahil sa pagmamahal ni Elkanah na nadama ni Hannah, nagbago po ang kanyang damdamin. Nagbago ang kanyang naging response o nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Abangan po ninyo yan sa araw ng bukas. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Manalangin tayo. Sister Olive, pray tayo. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin patapos nating madinig na ano nga ba ang mga bagay na hindi ko nakikita na mayroon ako. At ano ba yung mga bagay na dapat hindi ko pahalagahan dahil wala ako noon. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, ngayong gabi, nakikita mo po yung laman ng aming mga puso. At humingi po kami ng tawad, O Diyos, na minsan o sa maraming pagkakataon, Lord, nakafocus yung mind namin dun sa mga bagay na wala kami. Nang lalata kami, nalulupay-pay kami, nadidisappoint kami dahil kinukumpara namin yung sarili namin dun sa iba. Dun sa ibang mas sa tingin namin ay mas nakakahigit sa amin. Pero nakakalimutan namin yung meron kami. Yung meron kami na ikaw yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kung ano yung bagay na ipinagkaloob mo sa amin. Meron kaming buhay, meron kaming pamilya, meron kaming church, meron kaming community, merong nagmamahal sa amin, higit sa lahat, nandiyan ka. Amen. Na umuunawa sa amin, nagmamahal, nagpapatawad. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi na muli you reminded us, Lord, kung ano ang dapat naming pahalagahan sa buhay namin. Makita namin yung pagkilos mo sa buhay namin araw-araw. Makita namin yung mga biyayang binibigay mo sa amin araw-araw. Makita namin at maramdaman namin yung pagmamahal mo na kailanman ay hindi nagmamaliw. Ikaw na Diyos namin na sumasama sa amin sa tagumpay at kabiguan ng buhay namin. Sa kalungkutan at kasiyahan, Panginoon, nandiyan ka sa amin. Lord, ngayong gabi, hayaan mo na palitan namin ang mga maling kaisipan na nasa aming mga isip, Panginoon. Yes. Palitan namin ito ng mga bagay na magaganda na nanggagaling sa iyo. At ito ang magbunsod sa amin na mag-rejoice, magalak, magpuri sa iyo.
dahil meron kaming ikaw sa aming mga puso. Amen. Marami pong salamat ngayong gabi. Marami pong salamat sa bawat isa na kasama namin ngayon. Ikaw po yung magpala sa kanila. Ikaw po yung tumugon sa kanilang mga dalangin. Ikaw po yung mag-provide ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. At ikaw po ang magpagaling ng mga karamdaman nila. Panginoon, nakikita mo, nalalaman mo lahat ng nangyayari sa detalye ng buhay namin. At salamat, Panginoon. Ito'y napakalaking kaginhawahan o encouragement sa bawat isa sa amin na alam mo po, Panginoon, at kilala mo po kami, ang bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati, pinasasalamatan. And we are rejoicing, Lord God, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Muli nating awitin yung ating pagsambakangin na ginawa. Here as in heaven. Spirit of God, Spirit.
Strengthen us. We need your presence. Your kingdom come. Your will be done. Hear us in heaven. Amen. Amen. Sige po, tayo dadako sa ating celebrate ng banal na hapunan. Dakilang man na nasa langit, salamat po sa iyong pagsama sa amin. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Niligtas mo kami. Inialay mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Sa gabing ito, Diyos, muli kaming kakain ng tinapay. Nagpapaalala sa amin na ikaw ay nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang tubusin kami sa aming mga pagkakasala. Pinadama mo ang iyong pagmamahal sa amin nang inialay mo ang iyong sariling katawan, ang iyong sariling buhay. Sa gabing ito, Panginoon, muli kaming kakain ng may pasasalamat sa iyong ginawang sakripisyo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, sabi-sabi tayong kumain. Tunay po, kayo po ang kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Tinubos mo kami sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong sariling buhay. Nagbuhos ka ng iyong sariling dugo para sa aming katubusan, sa aming kapatawaran. At dahil sa iyong banal na dugo, nanumbalik ang aming pakikipag-ugnayan sa Diyos. Inari kaming ganap, pinatawad, nilinis sa harapan ng Diyos. Kaya Jesus, salamat po sa iyong banal na dugo bilang kordero ng Diyos. Mga kapatid, sabay-sabay nating inumin ang grape juice na ito, sumasagisag sa dugo ng Panginoon, tanda ng ating pag-alaala, paggunita sa kanyang ginawa para sa atin. Amen! Salamat muli sa inyong pagtutok, pagsama sa ating devo ngayong gabi. Thank you, Ate Evelyn Gamboa and Kuya Obet, Sister Feli Aquino, Tito Ben and Tita Judy, Sister Marivic Villasenor, Ka Emersiana Mateo, Sister Myla Tubera, Brother Ray Gonzalez, Janice Panganiban, Talyara, Sister Josepa Culanay, Sister Paz Daulayan, Sister Jesus Culanay, Sister Agnes Garcia, John Rico Garcia, mga Garcia family, Kuya Jerry and Ate Joan, Ate Flora Rebocchiao and Kuya Andy, hello po sa inyo, Shasha and Zai, namiss na namin kayo sa small group. Nanay Lagring, Magat, hello po Nanay Lagring, Sister Mary Jane De Guia Perez, Sir Sean Coys, Sister Arlene Uson, Faith and Jeff Rojas, hello. Brother Bobby, Kuya Bobby Gonzalez, Sister Jing Pabon, Sister Rosel Palaganas, Sister Marie Garcia, Jubes Lopez, Annie Espinosa, welcome Annie Espinosa, Tess Ed Santos, hello Tess, Brother Jack Indipan, Yumi San, hello po Ate Nelly, Yumi, Sister Yumi San, Sister Jenny Rojas, Brother Rex Agusti, Brother Pastor Florencio Bustamante, Sister Jenty Clau, Brother Alduin, Sister Ellen Ong, Kim, Karia, Mika, Kim and Aya, hello and Miko, Darwin Centeno, Mabel Makadangdang, Kanet Panganiban, and Kaboy. Hello po, magandang hapon po dyan sa Saudi Arabia.
Sister Ami Cuervo and Pastor Dindo, magandang gabi po. Ate Che Pugon at Mami Cecilia, Doktora Ellie, Rachel, naku Rachel, natutuwa ako ng nakaka-join ka na sa amin, nawa magkita na tayo. Brother Augusto Banganan, Sister May Ann Almuente, Lanusa, Maricel Cacabelos, Nanay Lolita and Tatay Ador, Kabet del Rosario and Kabolong, and Boyong, and Shane. Naku Shane, hindi ka na namin na nakikita, nawa ay patuloy na i-comfort kayo ng Panginoon. Sister Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar. Amelie Fakal, hello Amelie, dyan sa Visaya. Yeah. Tama. Wilma Tamiing, Wilmerlin, and Siren Tamiing, hello. Brother Ahmed Kapuyan, and Mami Getty. Ate Tessel Rosario, and Tisha, congratulations. Congratulations, Tisha. Ang bagong model ng wag na, hindi tayo bayad doon. Sister Tess, Suzette and Vicky Bello ba yun? Vicky Bello. Ah, okay. Suzette and Painado, Michelle K, Paul, Johan, Mateo, Ka-Edith Deguia, Sister Carm, Brother Jester, Ednalyn, Rodora Rimas, Nanay Lolita and Tatay Ador, Glad Alcantara, William and Gwen. Tatay Cesar, Danay, Esther. Carl Enrica Castillo. Sino pa ba ang hindi natin na Mabel Makadangdang, nasabi ko na ba? Okay, maraming salamat po. At sa lahat po ng nanonood sa YouTube. Sister Paz Daulayan, hello yes po sa inyo. Okay, nice ko rin pong isama ninyo sa panalangin kasi nagpaplano po talaga kami na makabisita sa inyong lugar. Halimbawa po, unahin na po natin yung mga taga Urdaneta, Pangasinan. Abangan po ninyo yung pagdalaw namin dyan sa lugar ninyo. Sa mga taga Hagunoy, inaasahan din po namin na kami ay makapasyal sa inyong lugar at asahan niyo po kami. Makita po namin kayo, makakumusta namin kayo at kumari makapag-debo tayo doon sa inyong lugar dyan sa Hagunoy. At kung may pagkakataon tayo sa Bulacan, makapunta rin kami, maging sa Novaliches. So kung saan man tayo merong mga debo na pwede nating puntahan ay binabalak namin puntahan. Ganun din sa Nueva Vizcaya, malapit na po yung ating pagkakaroon ng pagkakataon magkita-kita. So, salamat po sa inyong pagsubaybay gabi-gabi. At salamat din po, hindi nyo pa napansin, si Sister Oli, pagod na pagod ka, kababate dun sa mga nanonood. Dahil isinishare po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala itong ating devo. Yun po yung isang kaparaanan nyo upang kayo ay maging daluyan ng pagpapala sa iba. Kaya Nakalimutan kong batiin si Lola Peteng at saka si Tatang Dory na sinashare ni Tatang Dory. Okay, sana ma-meet din natin si Tatang Dory. Pero binabati rin po namin yung mga birthday celebrants ngayong month ng November. So, marami pong mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. Isa na ron si Ate Evelyn, yes, si Bobby, sino pa? At marami pang iba. Okay, sa susunod, alamin natin yung mga birthday nyo. Okay, maraming salamat good po. Good evening po. Good evening and good night. God bless you po. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. See you soon.